Magandang araw mga kasosyo! Ngayon naman po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng rice coffee. Ito po ay gawa sa bigas. Sobrang dali lang po nitong gawin mga kasosyo. So ano po natin gagawin ay magsasangag po tayo ng bigas. So try po natin magsangag ng 1 half is equal to 1 cup. So 1 cup po na bigas. So halu-haluin lang po natin ito. So hanggang sa ma-achieve po natin yung tamang texture, tamang kulay. Alam niyo po ba mga kasosyo, noong unang panahon po ay halos lahat po yata ganito ang ginagamit na kape. Kasi po mga nagtanong-tanong po ako sa matatanda, ganito po talaga. And even ako, naranasan ko pong uminom ng ganitong kape. Sobrang sarap, kaya binalikan ko po siya. So ganito lang po ang paggawa nitong kape na to. So iro-roast nyo lang po ito. Tuloy-tuloy lang po ang paghahalo. Ngayong nasa quarantine po tayo, kung wala po tayong pambili ng kape at marami naman tayong mga relief na bigas, ay pwede na po itong gawing kape mga kasosyo. Okay, so babawasan lang po natin ito dahil igigiling po natin itong hinihiwalay ko. At ito naman pong ititira natin ay lalagyan po natin siya ng tubig. Okay, lagyan po natin ng tubig. Ito yung gagamitin natin ngayong araw. Since maraming excited dito na kasama ko dito sa aking rice coffee, so medyo dinagdagan ko siya. So, antay lang po natin ito na kumulo, mga kasosyo. Pakuloyin po natin ito. At kung sa tingin nyo naman po ay sobrang dark na dark ng ating coffee, so pwede po tayong magdagdag ng tubig. So, ayan mga kasosyo, kumukulo na po siya. Kumulo na siya. So, magsasalin po tayo sa ating mug. Titikman natin ang kape. Titikman na po natin ang ating rice coffee. So, ayan na. Sasalain po natin. Siyempre, hindi natin pwedeng isama yung buo-buo. Ayan. So, sa tingin ko nga po, medyo dark po ito. Medyo strong po ito. So, kapag ganito po mga kasosyo, pwede nyo pong dagdagan ng hot water. Kung sa tingin nyo po ay matapang. And then asukal. So pwede na rin po kayong maglagay ng creamer kung gusto nyo po. Kung creamer gusto nyo evap, condense, or creamer na powder, pwede po siya dito mga kasosyo. Ayan na ang ating kape. Napakasarap po na ito mga kasosyo. Try nyo po. May enjoy nyo po ang lasa, mga kananayan dyan, mga lola. So, ito naman pong tinira ko po ay i-blender po natin ito. Po eh, yung pinakulo, yung iba po nito, yung pinakulo ay nilalagay lang nila sa thermos. Tapos, yun, naiinamin po nila the whole day. Itong iba po ng pinakulo, ito yung iba po na napagtanungan ko. Ayan, ginagawa lang po nila ay itong pinakulo na to, yung sobra ay isi-strain po nila, sasalain nila, tapos lalagay po nila sa thermos. And then, yun na po yung iinumin nila para sa maghapon. So, ayan mga kasosyo. Pwede na ito. Pero kung gusto nyo po na medyo pinuhin nyo pa ng sobra, okay lang po yun. Pero kung gusto nyo po na medyo granulated lang siya, or hindi naman pinong-pino, so, ayan. Pwede na po. So, isasalin po natin ito sa isang garapon. Ay, tingnan nyo naman po mga kasosyo. Ayan. O, talagang kaping-kape po siya.
So yung pagkasangag po natin ng ating bigas ay tamang-tama lang, hindi siya maitim na maitim. Ay, parang kaping-kaping nga naman talaga eh. Ayan, so mga kasosyo, hindi na po kayo mamang problema sa pambili ng kape ha. So ito po ay pwede nyo na po itong gawin sa bahay. Ngayong mahirap ang buhay ngayon, naka-quarantine tayo. O ay pwede na po ito. Kung wala tayong pambili ng kape, pwede na po ito mga kasosyo. Ayan, so meron na tayong kape. Ayan. So sana po mga kasosyo ay nagustuhan niyo po ang aking ginawa ngayon. Nakatulong po ito sa lahat. Maraming salamat po sa panonood niyo sa aking channel.